Yun, may bago tayong gagawin ngayon. Magpo-full wave tayo ng Yamaha Vega Force carb type. Yan. Ang pagpo-full wave nito ay parang sa sniper lang din at saka sa Mio. Naka-double siya ng LED headlight na kumukurap kapag naka-open daw ang makina. So hindi pa kasi ito naka-battery drive, hindi nila na-battery drive. Basta lang nila in-install. Kaya ngayon, ating iba battery drive. Pero bago natin siya gawing battery operated yung kanyang headlight, ipu-full wave muna natin yung regulator kasi iwas sa low bat. Yan, kasi kapag naka-LED ka, lalo ganitong dalawa yung iyong ginagamit, may posibilidad na malobat niya ng iyong battery, kaya kailangan naka-full wave. So dito sa lumang socket, ito yung kanyang regulator na luma, stock. Ito yung kanyang socket. Yan. Meron siya ditong apat na wire. Mayroong white sa charger. Meron din yung red sa battery, yung positive ng battery. Yung yellow, yung papunta naman sa headlight, yung magbibigay ng kuryente ng at kanyang stock na headlight. Pero wala na yan. Gagawin natin yung charger. Charger na yan. Tapos yung kanyang black wire, yun naman yung sa ground. Yan. So hindi na natin alisin itong lumang socket. Diyan natin ikakabit itong Lihua brand nating regulator. Yan, 5 wire, 5 pin. Yan, kanya-kanyang diskarte na lang tayo sa pagkakabit nito kasi yung iba, yung una natin ginagawa, pinuputol ko pa yung mga wire niyan. So ngayon, idudugtong ko na lang. Okay, bago tayo magpatuloy doon sa regulator, dito muna tayo sa galing ng stator wire yung socket. Yung white na yan, hindi natin gagalawin. Dito tayo gagalaw sa may tatlong wire. Yung black, yellow, at saka yung socket na may white wire. Yan. Hindi natin gagalaw yung white wire. Ang gagalawin natin ay itong yellow wire. Yung yellow wire na nasa gitna, pagpapalitin lang natin siya ng tayo. Yan. Yung yellow, ilalagay natin doon sa black wire. Yan. Tapos yung black wire, hindi na natin ibabalik yan. So, lalagyan lang natin siya ng tape para maging safe naman. Dit, yan. So, tanggalin muna natin yung black at saka yung yellow para mapagpalit natin siya ng pwesto. Yan. Tanggalin muna natin. Okay? Ayan yung dalawang wire. Pag binunot mo yan, ganyan kasi yung tsura niya. Yan. Burutin natin. Yan. Tapos itong yellow doon sa dulo, sa pinagtanggalan natin ng black wire, doon natin siya ilalagay. Ayan, oh. Yan. So okay na yan. Itong black na sa, kasi itong black na to, ground yan eh. Yan. May ground naman itong ating socket, kaya kahit hindi na natin to ibalik, okay lang. So kabit muna natin itong kanyang socket para doon naman tayo sa regulator maglalagay ng mga connection. Okay, sa regulator mga kausay, dati kasi nagdudugtong tayo ng mga wire eh. Ngayon, ginagawa ko parang yung terminal ng regulator, siya na lang linalagay ko doon sa socket. Yan, itong black, lalagay natin siya ng tape tapos ilalagay ko doon sa loob ng goma. Yan, ganyan. Para safe. Okay, yan, dito na tayo sa lumang socket, stock socket ng Yamaha Vega Force. Itong ating regulator na 5 wire na Lihua, meron siyang mga kulay dito. White, red, yellow, green, at saka yung black. Okay, yung white, lagay natin sa white na stock ng socket. Yan, susuksok lang natin yan. Tapos ang iba nito mga kausa, yung black nya, yan yung ground eh. Yan yung ground ng ating Yamaha Vega Force. Tapos ang ground naman ng ating Lihua regulator ay kulay green. Yan. Yan natin siya ilalagay, kulay green na yan, sa kulay black ng stock na regulator. Tapos yung red, dun sa red ng regulator. Tapos yung yellow, dun din sa yellow. Yan, ganyan ang forma yan. Yan.
color coding lang. Tapos itong natitirang black wire ng stock na ng ating liho regulator, tatanggalin ko yung socket tapos magdudugtong ako ng wire kasi kailangan natin siyang itap sa accessories wire ng motor na Yamaha Vega. Ang accessories wire nito ay kulay dark brown. Yan, dark brown. So dyan natin siya idudugtong. Maglalagay tayo ng mixing wire na patibay. Yan. So okay na yan. Lagyan lang natin yung wire yan. Ganyan paglalagay ng wire. Tapos bago natin ikabit itong regulator dun sa chassis, kailangan babalutan natin siya ng tape para hindi siya, may protection siya. Yan o, hindi yan basta-basta mahuhugot mga kahusay. Meron tayong ginagawang discard dyan para hindi siya basta-basta matanggal. So ayan, okay na. At dito naman tayo sa ilalim. Ayusin din natin yung kanyang mga linya ng wire para hindi naman maipit. Dito sa kanyang motor, magkakabit din tayo ng panel kasi papalitan natin yung kanyang panel gauge. Yan. So na i-battery operated ko na yung kanyang headlight kanina. Madali lang naman mag-battery operated ng headlight ng Yamaha Vega Force. Tapos kailangan mo nga lang dyan, maglalagay ka ng extra switch na on-off. Kailangan kasi may on-off yan. Kasi ang motor na to ay walang switch na on-off. Nakarekta siya. Pag in-open mo yung makina, bukas na rin ang ilaw. So hindi siya pwede sa ganung sistema. Okay, ito ang kanyang reading kapag ni-revolution mo siya, umaangat siya ng 14.6, 14.7. Yan, ganyan lang mag-full wave ng mga Yamaha Vega Force, mga kahusay.